ang pagiging food delivery rider ay delikado po kasi nakakasabay po namin yung mga mabibis sa sasakyan, yung mga malalaking sasakyan, katulad po ng mga truck. Minsan po nakapag-attend din po sa may critical area kung saan marami na rin pong na-hold up na mga rider. Kalamitan po, pag bumabayay po, gigising na po ako ng alas 7 ng umaga. Tapos mag-aasikaso na po ako noon para kumain, maligo. Tapos po, lalabas po ako ng mga 10:30 ng umaga. Siguro po, 10:30 hanggang 12, ang nakukuha ko lang pong booking na nasa 4 lang po, ganun po. Tapos maghihintay na po ako noon hanggang gabi. Makakuha na po ako ng mga 13 rides, ganun po, para matapos po yung trabaho ko po. Meron pong tinatawag na tumal. Kaya maghihintay ka ng ilang oras basta mapuno mo lang po yung inabol mo incentives. Marami pong ganyang pangyayari sa akin, lalong-lalo na po yung mga wrong location po si customer, pati yung fake booking po. Isang hinatid ko, tama naman po yung location niya, kaso nga lang hindi po siya nagpapakita, hindi po siya nagsumasagot sa tawag ko. Minsan po nakapag-attend din po ako sa may critical area kung saan marami na rin pong na-hold up na mga rider. Iniisip ko rin po yan, yung ganyang bagay na baka may mangyaring masama ho sa akin. Baka mapagtripan po ako ng mga lasing, baka ma-hold up po ko, lalo na wala na pong mga tao sa daan. Lalong-lalo na po sa mga eskinita, sa mga looban. Hindi po natin alam kung kailan po darating disgrasya. Kaya unang-una sa lahat, bago po ako bumiyahe, nanalangit po ako ng marami sa Diyos para samahan ako, maingatan ako sa buong panahon ng aking pag-anak. Buhay po. Pagka-uwi ko po galing trabaho, naaabot ako po yung nanay ko na sabi ko, Ma, ito po yung pambili ng ulam mo natin or pandagdag o panggasto sa bahay. Masarap po sa pakaramdam. Kasi unang-una sa lahat, yung magulang mo naghihirap din na pinalaki kang mabuting anak. Kaya yung kahit maliit na ibigay, masayang-masaya na ho sila. Yung hindi ko po makakalimutan na experience, yung nangungupahan pa lang po kami. Nagagalit na po sa amin yung may-ari ng bahay, pinapalis na po kami kasi hindi po kami nakakabayad ng renta. Yung nanay ko po noon, umiyak na kasi iniisip niya kung saan siya kukuha na pambayad. Lumipat po kami sa may malapit din po doon sa amin. Kaso nga lang doon, wala akong tubig, wala akong kuryente. Ang ginawa lang po namin doon, nakikonnect na lang po kami ng kuryente sa kapitbahay, yung pang-ilaw man lang, para mailaw po kami. Tapos yung tubig po, ang ginagawa po namin, nakikigib po kami doon din po sa may kapitbahay. Yung pangarap ko talaga, magkaroon kami ng sariling bahay. Yun po yung pinapangarap ko para sa mga magulang ko po. Yung mga papasok po sa isip ko yung sana, unang-unang sa lahat, yung makapagtapos din po sa pag-aral, tapos yung makahanap po ng magandang trabaho para matulungan ko po yung magulang po, tsaka makaipon din po. Sa pag-aral po, nahinto rin po ako. Ang dahilan po nun ay financial din po. Ang ginawa ko po agad, nagtrabaho na po agad ako para makatulong po sa aking mga magulang. Yung una ko pong napasukan na trabaho, warehouse po, paggawaan po ng tela. Noong 2015 po, nagbubuhat po ng mga mabibigat na mga kilo-kil pong sinulid. Kaya unang araw ko po, parang hindi ko po kaya ito trabahong ito kasi sobrang bigat po. Hindi po yung sanay yung katawan ko. Pero yung lumipas naman po yung mga ilang araw, ilang linggo na nasanay din po yung katawan ko. Yung kinikita ko rin po doon, na itutulong ko rin po sa aking mga magulang na pagbigay din po ako para sa panggastusin sa bahay, sa pang-araw-araw po naming mga pangangailangan. Nung nagtatrabaho po ako sa warehouse, nung 2016 ho, bali ang pasok ko ho noon, alas 7 po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. May tungkulin na po ako sa iglesia bilang isang mga awit. Pag ang pagtupad ko po ay Wednesday ng gabi, ang nangyari ho sa akin noon, nahihirapan na po akong makahabol sa schedule ho. Lalong lalo na po yung
Wala pa po akong gamit na motor ho nun. Magagalit po yung boss namin pag hindi kami nag-overtime. Kaya matatapos po minsan yung pasok ko, alas 5 na po ng hapon. Tapos ang biyahe ko pa ho, isang oras po mahigit, gawa po ng pauwi po galing trabaho. Napaka-traffic po lagi dyan. Ang nagsasalita ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, dapat na lagi anya kayong maging handa sa aking pagbabalik. Pagka sinabing dapat, ito ay requirement. Kinakailangan nating gawin. Pagka malapit na ang pagbabalik niya, kinakailangan ng kanyang mga hinirang ay laging nananalangin. Kaya di ba, yan ang aming bilin po sa inyo. Nakatatag ang panalangin pansarili, ang pagpapanatang pansarili, maging ang ating mga panalangin at pagpapanatang sambahayan. Para nang sa ganun, makalampas tayo sa lahat ng bagay na mahihirap na ating masasagupa dito sa buhay na ito. Kaya, yung ating pananalangin, yung ating mga pagpapanata, ituloy nating gawin yan. At huwag nating gawing parang ritual lang. Gawin nating totohanan sapagkat kailangan natin ito. Ito ang depensa natin sa lahat ng mga bagay na masasagupa natin para nang sa ganun makatiyak tayo, makararating tayo doon sa pangakong kaligtasan. Gusto mong maligtas ka sa araw ng paghukom? Pero meron kang dapat sagupain na kinakailangan mong mapagtagumpayan, eh huwag kang uurong, huwag kang tatalikod. Manghawa ka doon sa iyong kahalalang tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos para nang sa ganun makarating ka sa kaligtasan. Eh paano ko po malalampasan ang lahat ng yan? Kinakailangan mong panalangin para nang sa ganun tulungan ka ng Panginoong Diyos makalampas sa lahat ng mga bagay na ito. Yung nagigipit na po ako sa oras, inisip ko pa rin po na huwag pabayaan yung pagtupad, ang paglilingkod sa Diyos. Kaya ako po pinapahalagaan yung pagtupad muna bago ang trabaho. Ang Diyos po ang may bigay ng trabaho. Kahit ano pong trabaho, kayang-kayang ibigay ho ng Diyos yan. Basta marunong tayong magsumikap, magtiyaga, ibibigay ho sa atin ng Diyos yan. Minsan ho, may pasok po ng Linggo, may tupad po ako. Ang ginagawa ko ho nun, nagpapalit po ako, makatupad po muna sa pagsamba bago ko pumasok. Sa awa tulong ng Diyos, nakabirin po kami sa sarili po naming bahay. Masarap po sa pakiramdam kasi hindi ka na pwedeng paalisin ng ibang tao dahil nakabili ka ng sariling bahay. Yung mga magulang po, hindi na iisipin na katulad ng iisip nila dati na maghahanap pa sila ng pambayad ng bahay dahil nangupahang ka lang. Siyempre, hindi pa rin po nagtatapos din yung pagtulong mo sa magulang. Hanggat may trabaho ka, kailangan pa rin magbigay para may pantulong ka sa magulang mo, makabili kayo ng pangangailangan nyo, ng pagkain nyo araw-araw. Dati ko mong katrabaho, sinabihan niya po ako na mag-delivery rider dahil maganda daw po yung kinikita niya ho dito. Kaya nainganyo po ako na itry ko na maging delivery rider ho. Noong 2019, nag-resign na po ako sa trabaho ko kasi nag-apply na po ako sa pagiging delivery rider. Doon ko po nalaman na okay naman ho ang pagiging delivery rider. Maganda yung kinikita, tsaka higit sa ho sa lahat. Hindi po napapabayaan yung tungkulin. Yung challenges, unang-unang ho sa lahat, yung hindi ka pa po pamilyar sa lugar. Hindi mo alam na yung sa kalsadang yun ay bawal ho palang dumaan dahil one way, tapos no parking, mga ganyan po, na marami din po ganyan. Tapos yung mga sign na no left turn. Na-familiar ko po yung lugar dahil po sa araw-araw mo pong dinadaanan yung lugar na yun. Masasanay ka na ho pag kinatagalan na hindi ka na ho mahirapan makabiyahe ng maayos. Sa oras po ng pagiging delivery rider, may time po na halimbawa ho mayroong aktibidad ng umaga. Ang gagawin ko ho po muna niyan, hindi po muna ako babiyahe. Ipagpapaunok po muna yung aktibidad. Tapos ho, kung tapos na po yung aktibidad, doon na po ako babiyahe. Hindi po ako nahihirapan na
makadalo sa mga aktibidad sa iglesia, lalong-lalo na po higit sa lahat sa mga pagtupad. Hindi po ako nahihirapan sa aking schedule at hawak ko po yung oras ko. Nakakatulong pa rin pa naman po sa aking mga magulang at nakapagbigay pa rin po ako. Yung iba po, inaiipon ko po. Yung nagsisimula pa lang po yung lockdown nun, yung mahirap parang sa aming mga rider, yung puro checkpoint po sa kalsada. Kasi ho, hindi po kami agad makadeliver. Tapos ho, yung mga sarado ho yung mga kalsada, malayo po yung iikutan ho namin dahil one way lang po yung pwede pasukan ng mga daanan. Kahit malayo po yung iniikutan ho namin, may deliver lang ho namin yung mga kailangan po ng customer, kung pagkain po yan, lalong-lalo po yung gamot. Hindi ko po iniisip na mawawalan po ako ng trabaho. Ang iniisip ko po nun, dahil sa pandemya, baka mahawaan po ako ng sakit. Unang-una po sa lahat, ako po yung humaharap sa tao. Ako po yung nakikisalala mo sa tao. Natakot din po ako nun para sa aking pamilya. Baka mahawa din po sila ng sakit. Ang nangyari po, nung pagising ko po ng umaga, sumakit na po yung ulo ko, tapos nung magagabi na ho, doon na po ako nilagnat na nialamig po ako. Mga isang linggo ho, yung nakalipas, nahawa yung isa ko pong kapatid. Ganun din po yung sintomas, parehas po kami. Pati yung sunod po, isa ko pong kapatid, yung bunso po. Tapos po, yung huling nahawa po sa amin, yung ate ko po. Nag-quarantine po kami ng 14 days. Nag-aalala rin po kami sa magulang namin noon. Kasi magulang po namin, matanda na ho. Wala po talagang kinita ho na ng halos 2 linggo, gagawa ho ng hindi ho pwedeng bumiyahe dahil naka-quarantine ka ho. Hindi naman ho pwedeng bumiyahe ng may sakit. Kaya tayo kahit na inuusig, kahit na itinakwil, kahit na tayo nakakaranas ng pagmamalupit ng mga tao, dumaranas tayo ng kahirapan at iba't ibang mga pagsubok, manatili tayong tapat sa ating pananampalataya. Sandaling panahon na lang ang ating ipagtitiis. Kaya mga kapatid, ilagak natin ang ating pag-asa doon sa biyayang darating. At hindi na tayo maghihintay ng napakatagal sapagkat ang sabi rin ng ating Panginoong Jesucristo, yung panahon ng ating katubusan malapit na. Kaya panghawakan nating mahigpit ang ating kahalalan, huwag tayong bibitiw sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Manalangin tayo sa Diyos lagi, mangapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, huwag mawawala ang ating pananampalataya sa Kanya, makalalampas tayo sa lahat ng ito, makararating tayo sa piling Niya doon sa bayang banal sa araw ng paghukom. Kinakailangan ipangako natin sa Diyos, susunod tayong lubos at ganap sa lahat ng Kanyang itinuturo sa bawat isa sa atin. Ito ang panahon na lalo tayong dapat maging masunurin. Ano dahilan para natin maipakipaglaban ng pananampalataya, para natin maipakita sa Diyos ang determinasyon natin sa ating pananampalataya, para tayo tumatag, tumibay sa ating pagkaiglesia ni Kristo, para anuman itong ating masagupa, makalampas tayo at makarating tayo sa piling ng ating Panginoong Diyos at tanggapin ang kaligtasan. Sa pamilya ko po, yung malaking pagbago mula ng iglesia ho ni Kristo kami. Kung may problema man ho kami pinagdadaanan, nandyan lang po ang Diyos, madaling lapitan, langat mula sa iyong puso yung paglapit sa Kanya. Yan po ang hinahanap sa atin para natin mapatunayang tayo ay determinado sa pananampalataya at tayo ay naghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pamumuhay dapat anyang maging banal at kinakailangan ding nakatalaga sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan makita ang pagkakaiba ng ating pamumuhay sa mga taga-sanglibutan. Makitang banal tayo sa harap ng ating Panginoong Diyos, hindi nabubuhay sa mga pagkakasala. Para nang sa ganon, maging dapat tayo sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa araw ng paghukom. Lalo tayong magtalaga sa ating mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Lalo tayong magpakasigla
sa ating ginagawang mga pagsamba, sapagkat pagka ito ay ginawa natin, nakatitiyak tayo ang Diyos na bibigyan natin ng kasiyahan, sapagkat naisa sa katuparan natin yung bagay na makapagdudulot sa Kanya ng kaluguran, sapagkat tayo ay nakagagawa ng Kanyang hinahanap po sa atin. Mga kapatid, pagtalagahan na natin ito, huwag na nating sayangin ang pagkakataon, sapagkat ang ating kaligtasan, tanaw na natin. Oo, meron tayong mga masasagupang hindi pangkaraniwang bagay sa mundong ito, ngunit nakatitiyak tayo, makalalampas tayo sa lahat ng yan, sapagkat tunay ang ating Diyos. At pagka nabigyan natin ang kasiyahan ng ating Panginoong Diyos, nakatitiyak tayo yung Kanyang pagpapala, ibibigay niya sa atin. At sa panahon ng ating pangangailangan, tutulungan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Hindi ko matapos-tapos ang aking pagpasalamat dahil sa abot ng Diyos gumaling ho kami magkakapatid. After po 2 months, doon na po ulit ako bumiyahe para makatulong ulit sa aking magamagulang, makapagbigay ulit ng dagdag pangangailangan sa pang-araw-araw po. Yung kinikita ko po ng pandemya ngayon po pandemya, worth it naman po dahil kumikita po ako ng doble. Ang lagi pong ginagawa, bago po umalis ng bahay, nananalangin na po ako noon. Para saan man po pumunta, hindi ko man kilala yung mga kasalamuha ko, hindi ko man po alam na kung may virus siya o ako po, hindi ko po alam. Lagi pong siniling sa Diyos na ingatan ako, makawi akong ligtas. Kung paano ako mamuhay dati, mapabarkada, makilayaw ho, kung saan-saan makapunta, tumatambay ng madaling araw, kasama yung mga tropa. Nung dati pa pong hindi pa po ako iglesia ni Kristo, pag may problema ho ako, ang ginagawa ho ako noon, pupunta sa mga barkada, nakipag-inuman. Pero ngayon ho, simula na iglesia ni Kristo ho, nagtaka yung mga kaibigan ko, bakit hindi na daw ako ganun. Ngayon natuto na po ako, kung may problema ka man, kung may mga pagsubok man sa buhay, ang una-unang ginagawa ng isa tunay na iglesia ni Kristo, nananalangin sa Diyos para humingi ng tulong at tawa sa Kanya, para kung ano man pagsubok ang ating masagupa, malalagpasan natin dahil sa tulong at tawa ng Diyos. Ngayon naman po sa akin po pagiging rider, ang ginagawa ko pong paraan para maakay ko sila, binibigyan ko sila ng pasugo, tapos share ko po sa nila yung about sa iglesia, sa Facebook. Pinapanood ko po yung mga pamamahayag sa YouTube, sa NCTV. Pinapakita ko sa nila yung magandang pakisama, yung kung paano mamuhay yung isang iglesia ni Kristo. Yung kabutihan ng Diyos, matatamo natin kung tayo ay nandoon sa bahay ng Panginoon. Ano pong tinutukoy na bahay ng Panginoon? Yung ating sambahan. Kaya nga ang ating pagsamba ay napakahalaga. Hindi tayo tumitigil sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Nagkakaroon man tayo ng ganitong mga lockdown, pero hindi tayo tumitigil sa pagsamba. Ginagawa natin ang magagawa natin para yung pagsamba natin ay ating maisakatuparan. Huwag nating iwan ang pagsamba. Kasabikan natin ang pagsamba, lalo na sa panahon na mayroong mga pagabag na dumarating sa ating buhay. Sapagkat dito sa ganitong pagsamba, magagawa nating lumapit sa Diyos. Dito niya itinutuon ang Kanyang pakinig para nang sa ganun sagutin ang lahat ng ating mga hinaing sa Kanya. Hindi niya tayo bibitawan, hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayong makalampas sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Kaya ho, patuloy na nakatulong po sa amin yung pagsamba kahit sa sambayan. Alam namin na nakakausap namin ng malapitan lagi ang Diyos, nadadagdagan lagi po ang aming mga pananampalataya, ang aming mga lakas upang huwag pumanghin ang aming mga kalooban kahit alam ho namin mahirap maglakbay sa mundong to dahil sa pandemya pa. Lagi kaming nangahawak sa mga aral ng Diyos, kaya patuloy, lagi kaming iniingatan ng Ama, lagi kaming ginagabayan na huwag kang mahiwalay sa iglesia.
Napakasarap sa paramdan ho na sama-sama kayo, sabay-sabay kayong pamilya na sumasamba. Tapos ho, sa panalangin pa lang, sa pag-awit pa lang, maramdaman mo na sa nasamahan ka ng Diyos kahit pa noon ng pandemya. Alam mo sa sarili mo na hindi ka pababayaan basta't lagi ka sumasamba sa Diyos. Kaya po masasabing danas sa aking buhay ang pagtulong ng Diyos sa amin nung pandemya. Hindi po kami nagipit. Patuloy niya kaming binigyan ng pangangailangan sa araw-araw ng aming buhay. Spiritual na pangangailangan, higit sa lahat. Kaya alam namin na sa Iglesia ni Kristo, payapa ang aming buhay, na payapa kaming nakapaglilingkod sa ating Ama.